Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Diba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba poong Jesus Nazareno, at sambahin ang poong, magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Diba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa'yo at sa kapwa-tao. Ipagkalob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario, noong 21 ng ikapitong buwan ng taon ding iyon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo. Ganito ang sabihin mo kay Zorobabel, na gobernador ng Huda, kay Josue at sa mga Israelita, sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang itsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo pagkat ako'y sumasa inyo. Tulad ng pangako ko sa inyo, nang ilabas ko kayo sa Ehipto, papatnubayan kayo ng aking Espiritu. Kaya, huwag kayong matakot. Hindi magtatagal at minsang ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila
para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una, at pasasaganain ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito. Ito nga ang sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Katulad mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Ang Mesiyas ng Diyos, sagot ni Pedro. Itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Poong Hesus Nazareno sa inyong lahat. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Sino raw ako ayon sa mga tao? Ito po yung unang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Isang tanong tungkol sa kung paano siya kinikilala o nakikilala ng iba. Tanong kung paano siya kinikilala o nakikilala ng iba. Marami ang sumubok na kilalanin si Jesus, pero lahat sila nabigo. Pwedeng nabigo sila dahil lumapit sila kay Jesus, pero hindi naman nila ninais makilala si Jesus. Ang gusto lang nila may makuha kay Jesus. Ang gusto lang nila, pagalingin sila ni Jesus. Ang gusto lang nila, pagbigyan sila sa mga hinihiling nila kay Jesus. Doon sila nakatuon sa kung anong makukuha nila kay Jesus. Kaya mali-mali ang kanilang pagkilala kay Jesus. Kasi hindi naman nila gustong alamin kung sino talaga si Jesus. Nakatuon sila sa kung ano ang maibibigay sa kanila ni Jesus. Kaya nga, ang pagkilala ng iba, siya daw si Juan Bautista, siya daw si Elias, o kaya isa sa mga propeta nung una. Kasi tinignan nila kung ano yung mga nakuha nila. Ganon kasi sila Juan Bautista, nangangaral. Ganon kasi ang mga propeta nung una, nagpapangaral, nagpapagaling. Kaya akala nila, yun na si Jesus. Pero hindi ito mahalaga kay Jesus. Hindi mahalaga kung ano ang pagkilala ng iba. Dahil ang pangalawang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, ito yung mas pinagtuunan niya ng pansin. Ang tanong niya sa kanila, kayo naman, ano ang masasabi ninyo? Kung nung una, yung unang tanong nakatuon sa kung anong sasabihin ng ibang tao, kung ano ang pagkilala sa kanya ng ibang tao. Ngayon naman, ang tanong ni Jesus, sila ang mahalaga. Sila ang pinagtutuunan niya. Ano ang masasabi ninyo? Ba? Yung una, no? Mga tao yung tinutukoy. Ngayon, ikaw, anong masasabi mo? Yan ang mas mahalaga. Yan ang pinagtutuunan ni Jesus. Maganda yung aral na ito para sa atin tungkol sa pagkilala sa mga tao. Madalas kasi, kung ano ang tingin at masasabi ng iba, yun ang mas nagiging mahalaga. Ito yung mas pinaniniwalaan natin at madalas pinakikinggan natin. Narinig mo lang o narinig lang natin na masungit siya. Ganun na din ang pagtingin natin. Sinabi lang na mayabang siya. Yun na ang pinaniniwalaan natin. Binasi lang natin sa panlabas na anyo, siya na agad ang nagiging pagkatao. Hindi ba't mali? Hindi ba't dapat ang pagkilala sa tao ay personal?
Kaya madami sa atin ang nahuhusgahan dahil ang dali nating makinig sa sinasabi ng iba. Kaya nawawalan tayo ng bilib sa sarili dahil pinakikinggan ang iba. Yung iba ang bilis maapektuhan dahil naniniwala sa sinasabi ng iba. Ang dali nating maimpluwensyahan dahil nakinig tayo sa iba. O, wag na tayong lumayo. Hindi ba kahit sa pagpili ng ating mga leader, ang bilis nating mapaniwala, ang bilis nating maniwala sa sinasabi ng iba. Sinabi lang na siya ay makamasa, makamahirap. Aba, nakinig na. Pinaniwalaan na. Teka muna. Ikaw mahirap. May napala ka ba? Ikaw masa. Nabago bang buhay mo? Ba't ka agad naniniwala? Ba't ka agad sumusunod? Kung hindi mo naman yon personal na karanasan. Kung hindi naman iyon ang personal mong pagkilala. Mga kapatid, ganito dapat kinikilala ang tao. Personal, hindi base sa kung ano o sino siya sa iba. Hindi ganito ang pinakita ni Jesus. At hindi ganito ang pagpapahalaga ni Jesus. Dahil para sa Kanya, ang mahalaga ay ang personal na pagkilala sa Kanya. Ikaw, ano ang masasabi mo? Kung ang iba, minumura ang ating Diyos, hindi yon mahalaga sa Kanya. Huwag ka rin magpa-apekto dahil kay Jesus, ang mahalaga kung ano ang masasabi mo sa Kanya. Sa anumang aspeto ng pagkilala sa ibang tao, sa pamilya, kaibigan, katrabaho, at lalong-lalo na sa mga pagpili ng ating ihahalal na mga leader, huwag basta-basta makikinig sa iba. Dahil hindi lubos ang pagkilala kung makikinig tayo sa iba. Mga kapatid, ang tunay na pagkilala ay yung nagmumula sa sariling karanasan. At iyon dapat ang ating pinahahalagahan. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Hesukristong anak ng Diyos ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama at ating sambitin. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Ang mga pari at relihiyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Ang mga may sakit naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya.
Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga nauna na sa atin nalinisan ang mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Diyos ng habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Kasama ni San Pedro, nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at ina ay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng bubas ng Jesus Nazareno, alam at tinapay, sana na ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling at pagpala, buhay na dali. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin nang may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarapila ng lahat ang naparin. Siyang nagmulat sa ulan, sa pilay ay nagpalakad, at
magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming
si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa reno,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.